It's a natin. Tom's Twin Muffler. Orgyan! Yes, that's Tom's Twin Muffler. And the exhaust was made by Jomar Exhaust. A busy touring gauge tayo na manual. Came from manual na meron siyang 9,000 rev limit RPM. Dito naman, meron tayong field monitor. So, like the new cars today, pwede nating makita yung temperature outside. Meron din siyang compass. Toyota Multibox with a secret box. Yung secret box natin, meron siyang code. Ay, put! Okay to yan. Meron siyang code and hindi pwede mo siyang i-program as a user. Pasensya na kayo, hindi pa ganun kalinis yung ating engine bay. Kung naalala natin, guys, ito yung shinoot natin dati kila Boss Janjan. Actually, ito ang dalawa, no? Pero papi, ang tanong ko dito, ang tawag dito is ano, di ba? Yakuza. Busy touring Yakuza. So, original setup siya ng Toyota Corolla AE101 from Japan. So, sa mga Japan, may ganitong design talaga? Yes, pero in Japan, it's considered a wagon. Pero dito sa Pilipinas, since bolt-on part siya sa ating Toyota Corolla, pwede natin siyang ilagay sa sedan. O, bakit naman ito ang napili mong concept, papi? So ito kasi medyo, ito yung pinaka one of the rarest setup ng Toyota Corolla. Itong busy touring Yakuza, meron siya, kung titingnan nyo yung side, meron siyang original na side skirt. So ay, dalawang Corolla lang ng 101 ang may side skirt. Ito yung GT at saka itong busy touring Yakuza. At saka yung busy touring na merong overrider, yan, naka side skirt siya. Pero ito yung isa sa rarest na original side skirt ng AE101. Itong headlight natin, itong original na smoke headlight natin came from busy touring. So since si Yakuza is also a line of busy touring, pasok pa rin siya. It's considered bolt-on. Oh, papi, nakakwento sa akin ni Boss Janjan, ito daw yung may automatic, ano ba yun, something sa rain? Rain sensor. Isa lang ako sa Toyota Corolla dito sa Pilipinas na merong automatic rain. Pwede ba, papi, pa-explain sa amin paano gumagana yung rain sensor? So, yung automatic rain sensor natin parehas ng mga new cars natin ngayon, like Ford, na pag na-sense niya na may rain droplets sa sasakyan mo through the sensor, automatic yung wiper niya gagana. Yes, very basic lang siya, but you know, on its year na 1995 and early 2000, wala pa masyadong gumagamit na Japanese car na ganun. Tama. So, kumbaga nung time na yon, sobrang very big innovation yun. Yes, very big innovation. And only few cars lang yung merong ganung specification. Question, saan galing yung item na yon? It's also came from Toyota Corolla AE101 from Japan. Talaga? Yeah, that's original part. OEM siya. Ang big body, may ganun talaga sa Japan? Yes, naglabas siya talaga for AE101. That's considered one of the rarest part ng mga Toyota Corolla. Iba pa talaga, papi, pag JDM, no? Yes, JDM, marami siya talagang accessories na hindi natin alam na meron pala sa mga Japanese cars. Side profile, ano naman itong napili nating mags? That's a Work VSXX paired with a Bridgestone Potenza RE003. So itong ano natin, naka 4-pot big brakes tayo. Ang laki, oh! Yes. Grabe naman yan. So, ang mag-fit na lang na pinakamaliit na wheel sa kanya is size 16. Itong Work VSXX natin is also a JDM wheel made by Works in Japan. Most likely, naka-disc brake rin ang likod. Yes, naka-ano rin. Silipin natin. Din tayo sa rear disc natin. Yan. So, sa AE101 in Japan, naglabas sila ng original disc brake para sa likod ng sasakyan ng Toyota Corolla. Sa AE101 and AE111, bolt-on siya. Sa AE92 naman, mas maliit yung rear disc brakes niya. Papi, kanina nakita ko, dumating ka dito. Saka iba yung dual exhaust system. Ano yan? Yeah. Kung makikita nyo, para lang siyang Euro setup. Lang siyang Levine. But if you will see, under it, ipingan it's natin. A Tom's Twin Muffler. Orgyan! Yes, that's Tom's Twin Muffler. And the exhaust was made by Jomar Exhaust. Pati yung ating resonator, it also came from Tom's. So originally, yung ating exhaust came from 2JZ GTE. But since we're using a 2.0, pwede pa rin natin siya. And we use 2.5 inches piping sa main pipe niya. After the resonator, nung nag-wire tayo, ginawa na nating 2.0 para may back pressure and may power pa rin siya. Andun pa rin yung torque niya without compromising the performance of the engine. Nagkita ko lang ito sa mga Euro setup, Pops, no? Euro. Pero if you will look on it, it's a Tom's original. Iba intindi ganyan, guys. Wow. Diba? Taillight naman, from locally meron naman tayong taillight na ganito, yung red and white na taillight. But sa Japan, meron din, same lang din ng taillight with Japan. Taillight natin, available locally, but unfortunately, medyo rare na siya and mahal na rin siya para makakuha ka ng brand new taillight for a Toyota Corolla na nilabas noong 1992. Sa loob, papi, pwede natin masilip. Okay. Anong meron dito, papi? Ito,
ang ating Toyota Corolla, naka busy touring gauge tayo na manual, came from manual, na meron siyang 9,000 rev limit RPM. So since it's a JDM car, 180 kilometers lang yung speed limit niya. So meron na rin siyang voltmeter na sarili, and naka-turbo timer tayo. Dito naman meron tayong field monitor. So like the new cars today, pwede nating makita yung temperature outside. Meron din siyang compass. So that one, yun yung ating ating field monitor. We also have our Alpine head unit. Ito yung isa sa rear part natin. Ito yung Toyota multi-box with a secret box. Yung secret box natin, meron siyang code. Ay, put! Okay to. Yan. Meron siyang code and hindi pwede mo siyang i-program as a user. Sa atin ng mga interior, gumamit tayo ng AE101 busy touring interior. So lahat siya, from sidings hanggang sa ating front and rear seat, naka-ano tayo, busy touring interior. Doon sa, kung nakita niyo yung ating bumper, meron tayong quad fog lamps. Meron tayong switch ng quad fog lamps niya, kung alin yung gagamitin natin. And this one, meron tayong rear air purifier. Andun siya sa backboard. So working din siya, meron siyang selector from auto, low, and high. This one naman, meron tayong multi-box. OEM part din siya ng AE101, ng Toyota Corolla. Kompleto, Pops. Yes, meron din tayong emergency lights na pwede natin gamitin kapag nasiraan tayo sa gabi. So we have our GT shift boot, we have here our NRD steering wheel with Tom's horn button. Yung ibang Tom's parts natin hindi pa natin nakakabit kasi tatapusin natin tong project car natin, hindi pa. Meron din tayong air purifier na ceiling mount, and this one sa ating pillar, meron tayong C-pillar light. Map light? Yes, C-pillar light siya. Pwede, meron sariling map light yung ating passenger sa likod. Ito rare yan, Pops. Kung makikita mo rin yung ating glass, naka-hole set tayo, brown glass. Paikot. Yes, including yung windshield natin, doors, and yung ating working na rear defogger. Yes. Eh, meron ka pa doon ng map light ka rin, oh. Yes, ito, isa rin sa rear part natin, itong map light natin, it's also working. And this one, yung con light natin, automatic din siya. Gagana once dumaan tayo sa mga dark areas. Ito yung ating meron siyang yung map light natin sa harap, meron siyang sunglass holder. Kinumpleto, Pops, no? Yes. Hindi pa natin install yung iba, yung itong ating rear cup holder, pero wala siya, hindi pa natin nakakabit, and meron din siyang rear seat belts. Pucha, rare lahat, Japan yan. Yes. Papi, pwede masilip makin na nito? Ito naman yung ating engine bay. Ano ang puso nito? Silipin natin. Stock lang siya. Napaka ano lang, fuel economy. Kung ipapop mo siya, asensya na kayo, hindi pa ganun kalinis yung ating engine bay. It's just a TSGE beams red top. So naka headers na siya, made by Kuya Jomars, by Jomars Muffler in Las Piñas. Naka 421 header siya. Naka Toda flywheel, Titan flywheel, TRD clutch kit. We have our Tain suspension. Sa ating AE101, we have our OEM hood damper for our Toyota Corolla. 101 din yan? Yes, pang bolt-on siya, pang 101. Tinanggalan natin yung ating hood stand. Tama, Pops, madumi pa to. Yes, medyo madumi pa siya. And papapull out natin yung engine, paparefresh natin. And we will restore it as a brand new engine na naman. Bakit? So madumi pa to? May palya pa yan? Actually, hindi naman siya palya. Pero kita nyo kasi since na-stock ng matagal yung ating Toyota Corolla, medyo nagkaroon na siya ng mga corrosion doon sa mga parts sa mga spoolia. Ayaw man. So ito, mga nagkaroon na ng umido. So kailangan natin pull out. So ito rin, wag natin kalimutan. Ito yung Tom's strut bar natin. So we painted it gray para mag-contradict doon sa kulay niya. Hindi para puro red lahat. Yung original color niya is maroon. Kaya lang hindi babagay sa body color natin. So we decided to have it painted gray. TSGE beams red top came from Toyota Celica SS3. So naka limited slip differential na siya. And ito yung two-wheel drive ng Toyota Celica na top of the line. Kasi yung pinaka top of the line niya is yung GT4 na naka 3S GTE third gen. So mayroong mga modifications na ginawa para maikabit natin, may fit natin dito si 3SGE. So the wiring and the installation of the engine was done by SP Salon, Kuya Sherwin Bargos. At matanong ko, Papi, ba't naman ito yung napili mong engine para sa... You know, the reason why I put a 3SGE beams red top on my Corolla, since yung power niya, andun na, yung stock brake horsepower ni 3SGE beams is 200 horsepower. So with few upgrades, hindi mo na siya kailangan na iturbo pa, and in terms of fuel economy, napakatiipid ni 3SGE beams red top kasi VVTi engine na siya. And then yung power to weight ratio ng ating Toyota Corolla sa
engine na 2.0 displacement is napakaganda rin. So, overall, performance, efficiency, and power, nandun si Nakay 3S GE beam. So, ginawa ko, shortcut ko na. From instead of installing a 4A GE blacktop, I put a 3S GE. Kasi, torquey siya. Malakas ang torque niya talaga. Papi, curious lang ako. Ano ang mas mataas na horsepower? 4A GE or ito? 3S GE beams. Mas mataas yung horsepower niya. Dahil 2.0 na to? Yes, it's 2.0 but it's 16 valve. Unlike with the 4AGE, high revving siya kasi naka 20 valve siya. Sa mga duluhan, mas malakas ang 4AGE. But from low to mid, nandyan kay 3SGE beams. So iniisip ko, papi, kung paano pa kapala kung naka-turbo to, no? Yung TE version na to. Yes, yung 3SGTE, yung katulad nung kay Jan Kumiya, naka 3SGTE na 3rd gen na siya. So water-cooled yun. But like this one, ayoko kasi nang masyadong complicated. But 3SGE beams red top, more on electrical siya. So kailangan mo talagang alagaan yung electrical at saka mga wirings niya compared sa 3SGTE na turbo naman yung kailangan mo i-maintain. Papi, ano ang mga advice na mabibigay mo para sa mga gusto bumuo ng ganitong engine? Dito sa ganitong engine, patience and andyan na yung power. Huwag kayong mag-alala. And fuel economy, andyan na rin. If you're looking for a best performing engine to fit on your Corolla, medyo maghanda laki ng budget, and 3SGE beams will suit on you. Bobby, last question, oh. Ano ba yung mga red top, black top, ano ba yun? Ano ibig sabihin nun? Si red top kasi nilabas siya sa Toyota Celica. With gray top, actually, yung gray top naman nilabas yun sa, if I'm not mistaken, nilabas siya sa RAV4 at saka sa Caldina. And yung black top naman na 3SGE came from the IS200 Lexus and the Toyota Altesa. Yun nga lang, rear wheel drive yun. And yung orientation ng engine niya is hindi katulad itong orientation ng front wheel drive engine natin. Yung black top naman is kinakabit nila yon sa mga rear wheel drive live. Like AE86 and Altesa or IS200. Napakaputi, Babs, no? Ni ano natin siya, naghanap tayo ng fresh na windshield washer reservoir. And all are working naman. Ganda, no? Isa to sa mga best engine para sa akin, no? Kasi sarap tumunog na ito, Babs. Yes, power and para siyang actual na siya. Napakasarap pakinggan. Dinig na dinig mo yung throttle niyan. Last question pala. No? Ano mas mahal buuhin? Ito o AGE? Kung sa current market value ngayon, almost the same na lang sila eh. With 3SGE beams, hindi na ganun kakomplikado siya. Hindi mo na kailangan na sobrang daming add-ons para mapalakas yung engine. Since it's stock engine, malakas na siya. With 4AGE naman, if you want to squeeze all the power of the engine, you have to spend a lot of money. Gusto mo i-shout out? Thank you very much sa lahat ng ating viewers, especially sa mga viewers ni Rich Potato. So, build and it will take long time, a lot of patience and money of course. So, be patient and enjoy your ride, everyone. Papi, salamat ah. Very rare, no? Makakita ng ganitong buo, no? Actually, ikaw, Papi, ilan na nakita mong bumubuo ng ganyan? Sa Manila, very few na lang yung nakikita kong naka ganitong setup. Wala na akong nakikita yun. Dito sa Batangas, isa na lang yung nakita ko. In Cavite, meron pa tayong naka-busy touring Yakuza doon. Si Kuya James Lim, Ichira Parts Trading. And naman siya, naka 3SGE na 3rd gen on his EE101 busy touring Yakuza. Oh guys, no, sana na-enjoy yung video natin. Last look sa ating EE101. Tingnan nyo naman, very unique build, no? So, ayun lang guys, so sana na-enjoy yung video natin ito. Kita-kita tayo sa susunod videos. Peace out.